Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So hindi nga po natin maikakaila na talagang mataas ang respeto ng undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster na Oya Inoue sa ating pambato na si current Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Ito po ay dahil inamin niya mismo sa kanyang interview na ang kinakatakot niya daw ng husto sa laban niya kay Tapales ay dahil sinasabi ng lahat ng tao sa paligid niya na napakadali lang daw nakalaban ni Tapales. Ika nga ng mga nasa kampo ni Inoue ay easy fight lang umano ang ating pambato. Ayon kay Inoue ay hindi niya daw iniisip na madaling kalaban si Tapales. Kaya naman magdodoble ingat daw talaga siya dito. Lalo pat napakadami na umanong mga malalakas na fighter ang nasilat ng mga heavy underdog. Gawa ng nabilog ng husto ang kanilang mga ulo na walang panama ang makakatapat nila. Subalit kung ano nga po ang ipinapakitang kabaitan at respeto ng binansagang halimaw ng Japan, ay kabaliktaran naman nga po ang ipinapakitang ugali ng tatay at trainer nito na si Shingo Inoue. Matapos po kasing sabihin ni Tatay Inoue na wala siyang nakitang espesyal kay Tapales nang mapanood niya ng personal ang public media workout nito at na mas nakakatakot pa daw si Stephen Fulton dito, ay muli nga po itong bumanat at sinabing wala daw silang magiging problema sa pagtalo kay Tapales kung piliin daw ni Tapales na makipagsabayan at makipagpalitan ng suntok sa anak niya. Ay tiyak umanong maaga matatapos ang laban dahil knockout daw ang sasapitin ng ating pambato. Subalit inaasahan niya daw na tatakbo-takbo lang naman umano si Tapales sa apat na kanto ng lona sa gabi ng laban. At kapag ito daw ang ginawa ni Tapales, ay magiging mahaba daw ang bakbakan. Pero panigurado pa din daw na magagawa nila ito ng paraan at mahuhuli pa din sa bandang dulo. Bukod dyan ay sinabi na din ni Tatay Inoue na wala daw talaga siyang nakikitang nakakatakot kay Tapales. Sa lahat umano ng aspeto sa boxing ay lamang na lamang daw ang kanyang anak. Kaya halos ginarantiya na nito ang pagiging 2 Division Undisputed World Champion ng kanyang bata bukas. Habang si Tapales naman ay sinagot ang mga nagsasabi na baka panay-depensa lang ang gawin niya upang makasurvive hanggang 12 rounds nang hindi na na-knockout. Banat ni Tapales na tulad daw ng sinabi niya ay gusto niya daw talagang manalo. At hindi umano siya mananalo kung palagi lang siyang dedepensa. Maganda umano ang naging training niya. Alam niya umano kung ano ang daladala niya dito sa Japan. Kaya naman lalaban daw talaga siya. Tulad ng sinabi ko, sir, gusto kong manalo. So, hindi ko mananalo kung palagi lang ako nag-dedepensa. At saka, tama yung training ko. Alam ko yung kung ano yung dinala ko rito. So, talagang lalaban ako. Abangan po natin mamaya ang kanilang official and final weigh-in. Base sa kondisyon ng kanilang mga pangangatawan ay mukhang hindi na sila magkakaproblema pa sa pagkuha ng tamang timbang sa 122-pound limit ng Super Bantamweight Division. Gawa ng pareho silang nasa magagandang pangangalaga. Kaya halos garantiya na talaga na wala nang magiging aberya pa para sa mega showdown nila bukas. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy na